Sa madaling salita, ang grounding ay for safety purposes. Ang neutral naman ay para i-return niya o ibalik niya yung return current na nanggagaling sa mga appliances papunta sa transformer. Hi guys, pag-aralan natin ngayon yung ground tsaka yung neutral. So ano yung pinagkaiba nila? So ano yung pinagkaiba ng grounding at ang neutral? So sasagutin natin yan. Pinagkaiba ng grounding at ang neutral. Yan po ang alamin natin ngayon. Sa vlog na ito, alamin po natin kung ano yung pagkakaiba ng neutral at grounding. At ipapakita ko sa inyo yung mga sample ng grounding at yung neutral. So, simulan natin yung grounding at neutral kung ano yung pagkakaiba. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng grounding at yung itsura ng neutral terminals. So, ito ho yun. Ito yung magandang example ng grounding at ng neutral. So, mapansin nyo dito sa grounding. So, kulay green lahat. So, ito yung pinaka bus bar niya. Mapansin nyo, color coding siya. Kulay green lahat. Then, yung main wire ng grounding. So, yun yung pinakamalaki. Yan. So, alamin natin yan kung saan nakakonekta yan. So, yung grounding, diretso yan sa earth. Okay? So, earth, then mayroong mga terminal din yan papunta sa mga outlet. So, especially yung mga SPO na outlet o special purpose na outlet na mayroong grounding socket o grounding plug. Yung mga appliances na mayroong grounding plug dyan ay dito sinasaksak sa mga SPO na outlet o yung mayroong grounding slot. So, papakita ko rin sa inyo kung ano itsura nitong SPO na outlet. Ito yung isa sa sample ng outlet natin ng SPO. Yung may grounding ho yan. So, pag may ganyang grounding slot, so automatico yan, kailangan merong grounding wire yan na kulay green. Neutral, so lahat naman ay kulay white. Neutral terminals, meron din siyang bus bar at ito yung pinaka main nya, main neutral na galing din sa service line. So nakamount yan sa pinaka panel board, pero meron siyang tawag dito spacer. O mapansin nyo, hindi siya nakadikit sa body ng panel board. Okay. Pero kung tutusin, isa lang nang pupuntahan din yan. So dito lang sila naghihiwalay sa panel board. Dahil kung tutusin, ang grounding at ang neutral ay isa lang rin ang pinupuntahan. Pero mayroong silang purpose. Kaya naghihiwalay sila. O pagdating dito sa panel board, ay naghihiwalay sila. So, pag-aaralan po natin yan, i-sketch natin kung paano yung nangyari, bakit naghiwalay dito sa panel board. Pero kung sumahin nyo, ay isa lang yan. Ang neutral at grounding. Dahil magtatagpo rin sila doon sa pinakalabas or sa earth ground. So itong neutral, ang pinanggalingan nito sa labas ay sa mismong neutral ng transformer. So sa neutral ng transformer to galing itong neutral. So dumiretso siya dito sa panel board. Okay, sa panel board. So, ang neutral nanggaling sa neutral ng transformer. Okay.
So, malinaw po tayo ron. Samantalang dito sa ground, o yung grounding natin, din galing to sa grounding rod sa labas. So, sa earth ground, itong grounding natin. Okay? Ngayon, paano ko nasabing isa lang ang pupuntahan nila? Papaliwanag ko kung paano naging iisa lang sila. So, sa transformer, meron hong neutral ang transformer, kung saan yun yung coil o yung gitna ng coil ng transformer, doon kumukuha ng neutral. Then, yung earth, yung green naman ay galing sa earth ground, so sa lupa. So, mapansin nyo yung posting merong transformer ay may earth ground yan. So, yung earth ground na yun, kukonek siya sa neutral ng transformer. Then, nakakonek din yung body mismo ng transformer sa pinaka-ground. So, kaya sama-sama sila. Pero, yung mismong neutral ay didiretso din sa bahay o dito sa isang establishment para magkaroon ng sariling neutral. Then, yung grounding naman dito sa earth, malapit dito sa mismo establishment, mayroong earth ground na grounding rod dito sa establishment, yun naman ang papasok dito. So, ang ibig sabihin, yung grounding ang nag-i-stabilize ng kuryente para sa neutral. Dahil nga, pag masyadong malaki na ang dumadaloy na kuryente sa neutral, ay medyo delikado na sa mga dadaluyan ito. So, kailangan niya ma-balance yung dumadaloy sa neutral. So, sa madaling salita, yung grounding ay isa sa safety feature para makaiwas sa mga hindi unexpected na kuryente. Lalo na kung may mga kidlat, siya yung pumipigil o siya kagad nag-absorb ng malakas na kuryente na galing sa kidlat bago makarating sa mga transformer. Then, ang trabaho ng neutral naman ay siya ang magbabalik ng mga boltaheng o yung return current papunta sa transformer naman at para magamit ulit ito. Then, kung hindi ganun kalakas yung boltaheng dumadaloy sa neutral, ay babalik niya to sa mismong source o dun sa mismong transformer. So, ang purpose din ng earth ground, kung sakaling kumidlat at tamaan ng kuryente ang linya ng poste, ay hindi siya diretso kagad dito sa mismong transformer. So, mapipigil siya dahil dito sa earth ground. Yung earth ground ang mag-absorb ng malaking kuryente o malaking dumadaloy na kuryente para hindi masira yung mga transformer at yung mga nakakonekta rito. Kaya nga, ayon sa PEC, ay kada linya o every transformer, kada poste, ay dapat meron siyang earth ground nakakonekta doon sa mismong body ng transformer at sa mismong neutral ng transformer. Query ni PEC na magkaroon ng earth ground every 400 meters kada poste o kada line sa pagitan ng mga poste. Ngayon, paano naman kung line to line yung wire natin? So, walang neutral. So, paano ngayon ang daloy ng kuryente nun? Meron bang return current yun? So, comment nyo lang sa comment section kung gusto natin pag-aralan to. So, para sa susunod ng vlog natin ay ito ang itopic natin. So, summarize lang natin yung sinabi ko o yung pinag-aralan natin ngayon. So, yung earth ground at saka neutral ay magkakadugtong yan. So, nagse-separate lang ho yan kapag dating dito sa mismong linya ng establishment o isang bahay. Kaya kapag meron tayong entrada na tatlo yung linya, isang line 1, line 2, at isang grounding, yung grounding na yun, yun yung neutral na ginagagaling sa mismong transformer. No? So, transformer na nakakabit din sa grounding mismo o sa earth ground ng mismong poste.
Kaya mapapansin nyo, yung galing sa entrada natin, pababa sa meter base, kukonekta rin yun sa grounding rod na ginawa natin. So, dito lang ho naghihiwalay yan sa panel board kung sakaling kailangan nyo ng neutral. May mga tanong po kayo sa topic natin ngayon, pakicomment lang sa comment section. Kung gusto mo ang video na ito, pakiclick mo naman ang like button. At kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button at pati na rin po ang notification bell para updated ka pa sa mga iba pang, sa darating pang mga video. Yan lamang po. Thank you. God bless.